So yan, good morning mga kamukulo. Kumusta po kayong lahat? Naway sana maayos pa rin ang ating mga kalagayan, no? Kahit na ganito yung nangyari sa mundo natin ngayon, masyadong ang daming problema na kinakaharap natin, lalo na yung ating gobyerno. So kahit ganun pa man mga kamukil, patuloy pa rin tayo sa paghanap buhay para sa pamilya, no? So ngayong araw mga kamukil, is magbibigay tayo ng dagdag kalaman mga kamukil sa ating mga kababayang gustong matuto ukol po sa construction o gustong kumuha ng mga idea paukol po dito sa construction na kung tinatawag natin, no? So ang trabaho natin ngayon mga kamukil is magpapalitada tayo ng mga poste. So yung ibibigay kong dagdag kalaman sa inyo mga kamukil, ito yung diskarte ko mga kamukil kapag kapakyawan yung trabaho ko. So gaya na sabi ko, lahat ng mga hindi ko pa na ituturong diskarte, kasi may mga diskarte kong tinatago-tago noon mga kamukil na ayaw ko sanang i-share, pero gaya na sabi ko, gusto ko nang i-upgrade yung pagtuturo ko sa inyo. Kaya ituturo ko sa inyo ngayon mga kamukil kung paano mag palitada ng poste na wala nang, hindi na natin kailangang i-layout. Wala nang layout-layout yan. Tapalan muna natin, saka natin gawa ng paraan na maging tuwid siya. So paano ba? Para mapadali mga kamukil, kasi kung magli-layout pa tayo sa poste, ang mangyayari mga kamukil sa pagli-layout pa lang, kumukonsume yan ng nasa 30 minutes o isang oras pinakamahaba, no? Kapag magli-layout tayo ng poste. So sa ganitong paraan mga kamukil, direkta ka nang magpapalitada agad ng poste. So mapapadali yung trabaho natin. So ito yung diskarte ko mga kamukil sa pakyawan na trabaho. Pero dito mga kamukil, arawan ako dito. Pero marami kasi akong hinahabol na project mga kamukil na gusto magpatrabaho, kaya tinutudo ko na yung mga diskarte kong tinago-tago. So pakita natin mga kamukil kung paano magpalitada ng poste na wala ng layout-layout. So ayan, bali yan yung helper ko dito mga kamungkil. Yan yung may-ari ng bahay dito mga kamungkil. So para makakatipid na rin, siya na lang yung nag-helper mismo dito sa atin, no? So nakakatipid sila mga kamungkil sa pasahod ng tao. Imaginin mo mga kamungkil, nasa isang buwan ako dito nagtratrabaho sa kanila. So sa isang buwan na yon, kung kumukuha pa sila ng tao para pasahuran, ang laki na nang babayarin. So minabuti nilang siya na lang yung mag-helper kaysa magsahod pa ng tao. So yan, naghahakot siya ng buhangin pang ano natin, palitada natin dito sa puste. So bali yung mix ratio natin dito, part, dog to nga lang ah, 1:2 to 1.5. So isang sakong siminto, dalawa kalahating timbang buhangin. Yan yung palagi kong ratio mga kamungkil sa pagpapalitada ko. So kapag pader yung palitadahan ko mga kamungkil, minsan nakatatlong timba yung ano ko, mix ratio ng halo natin. Pero kapag mga poste yung papalitadahan natin mga kamukil katulad nito, so dalawat kalahati lang yung buhangin ko. So ito yung poste na papalitadahan ko ngayon mga kamukil. So direct na to, wala na tayong layout dito. Basta ang importante lang mga kamukil, pag magpatay tayo ng poste, kailangan kunin talaga natin yung saktong hulog niya. Kapag sakto yung hulog, ibig sabihin tuwid na yung poste natin. So hindi na natin kailangan marami pang pasikot-sikot sa trabaho, kasi nakikita natin yung poste natin is nasa tamang hulog. So tamang tuwid din yung kalalabasan yan. So may natapos ako dito kahapon mga kamungkil. Ito, yan, nakikita nyo, yan yung finished product ko sa wala ng hulog-hulog na pagpapalitada ng poste. So sinabi ko nung isang araw mga kamungkil, kung napapanood nyo yung previous vlog ko, excuse mga kamungkil, maglalagay sana tayo ng design dito na parang brick tiles yung design sa poste. Kaso lang sa huli yung may-ari pa rin yung masusunod. So gusto ng may-ari na isabay na lang yung disenyo ng poste sa disenyo ng sidings niya. So yan lang yung ginawa natin disenyo mga kamungkil, no? So mamaya mga kamungkil, papakita ko sa inyo kung paano magpalitada ng poste na wala ng layout-layout pa. So yan. So pag poste yung pinag-usapan mga kamungkil, kailangan bago natin palitadahan, una kailangan natin tiktikan yung mga poste na yan. Ang purpose dyan mga kamungkil, para kakapit yung pinapalitada natin dyan.
Tapos bago natin palitadahan mga kamukil, basain muna natin ang tubig itong part ng usti na papalitadahan natin para mas lalo pang kakapit yung palitada natin. So yan mga kamukil, umpisahan na natin. Ayan mga kamungkil, na kung nakikita nyo mga kamungkil is wala na akong ginawang pagka layout dun sa mismong pusti natin. So kanina mga kamungkil, pinakita ko sa inyo mga ilang minuto lang yun, pero ngayon mga kamungkil, kung nakikita nyo, nakabalot na yung pusti natin. So gaya na sabi ko mga kamungkil is napapadali yung trabaho kapag hindi na natin i-layout yung pusti natin. So sa anong paraan mga kamungkil na makukuha natin yung tuwid nyan? Yan, kung nakikita nyo mga kamungkil, yung mga gilid nya, hindi talaga tuwid, wala pang makikita nating kanto. So kukunin natin ngayon mga kamungkil yung kanto nya na tapos na siyang binalot ng palitada. So ganito na yung diskarte mga kamungkil, no? Para may idea kayo kung paano mapadali yung pagpalitada ng puste. Kamungkil, no? Una natin gagawin, sukatin natin yung pinakaunang puste para magkapareha yung laki nila. So yan, nasa 25 cm mga kamungkil yung kabilang puste. So dito sa kabila mga kamungkil, kukunin lang natin yung 25 cm para pareha yung laki ng puste sa kabila at saka dito sa kabila. Kukis ka, wey! Kukis kita! Pwede lang concrete ang bahay. Ha? Sakit ka? So dito yung 25 cm niya mga kamungkil. So yung 25 cm mga kamungkil, yun yung huhulugan natin ngayon. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na makukuha na natin yung tuwid. Lapit mo pare ko eh. So sa pamamagitan ng hulog mga kamungkil, ituturo niya ngayon yung tuwid na hinahanap natin sa kanto. So yun, kung nakikita nyo yung tansi natin mga kamungkil, ibig sabihin, hinurugan natin, tinuturo nyo ngayon yung saktong tuwid na hinahanap natin. So yan. So yung gagawin mga kamungkil, kung nakikita nyo sa baba, nakita mo parikoy, malayo pa. Malaki pa yung kulang. Ayan. So ibig sabihin, kailangan pa natin tapalan dyan para mahabol natin yung tuwid nito. So ganyan lang yung discarding mga kamungkil. So mamaya, pakita natin pag
natapalan na natin dito. Sige. Okay. So ngayon mga kamungkil, kung nakikita nyo dito sa gilid, is tuwid na siya. So paano ko ba kinuha yung tuwid niyan? So ganito lang mga kamungkil. Kailangan sukatin muna natin yung lapad ng kabilang poste para magkapareha sila. So yung lapad dun mga kamungkil is 25 cm. So sukatin natin yung 25 cm. So nandito siya mga kamungkil. So kung saan yung 25 cm mga kamungkil, yun yung tatapatan mo ngayon ng hulog mga kamungkil. Ayan. So tatapatan natin ng hulog. So bali ito na yung layout niya mga kamungkil. Huli na na ginawa natin yung layout niya. So yan na. So ibig sabihin pag hulog mga kamungkil is tinuturo niya talaga ngayon yung tamang tuwid. So yung gagawin natin dyan mga kamungkil, buhitan lang yung tinamaan ng hulog dyan sa baba. So buhitan mo partner para makita nila. Be, ako mo video. So yan, pagguguhitan lang natin mga kamungkil yung mismong dulo ng hulog dyan sa baba. So yan. Tapos dito sa may tansi partner, guhitan mo rin. Oh, itapat mo talaga sa tansi. So yan. So ngayon mga kamungkil, naguhitan niya. Hawakan mo pre ko eh. Ang gagawin natin dyan mga kamungkil, ang gagawin natin dyan, kailangan natin talaga ng ito. Kahit anong bagay mga kamungkil, basta matuwid, pwede natin gamitin dyan. Unang-una, itapat lang natin. Itong ginagamit ko mga kamungkil is tubular to na 1x2. Itapat lang natin yung tubular sa mga guhit kanina kung saan yung ginuhitan niya. So yan. Tapos guhitan na natin mga kamungkil. Ayan mga kamungkil no. Una mga kamungkil, kinuha natin yung lapad, tapos hinulugan natin mga kamungkil, tapos gumamit tayo ng tubular na tinapat natin sa mga guhit kung saan tumama yung hulog natin no. Tapos kinat natin yung sobra. So ganun yung pagka-diskarte mga kamungkil, na magpalitaday tayo ng poste ng wala nang layout pa. Hindi na natin kailangan mag-layout para mapadali ang trabaho natin. So ganito lang mga kamungkil. So mamaya mga kamungkil, papakita ko yung finished product talaga nito. So stay tuned mga kamungkil. Post part. So ayan mga kamungkil, kung nakikita nyo, natapos na natin kunin yung tuwid ng puste mga kamungkil. So ganun lang ang gagawin mga kamungkil, na hindi na tayo magli-layout pa sa puste. So ngayon mga kamungkil, lagyan na natin to ng design niya para magkapareha sila dun sa kabila. So pagkagawa ng design mga kamungkil, ganito lang yan. So kailangan gumawa kayo ng ganito mga kamungkil. Napakita ko na to kung paano to gawin. So plain sheet lang to, kinat to. Tapos kailangan ano yung laki ng groove nyo, ganun rin yung laki ng handle nyo dito. Yan. So bali di uno yung ginamit kong plywood dito mga kamungkil, tapos kinapat ko lang tong plain sheet. So gawa na natin ang design to. So sa paggawa ng design mga kamungkil, kailangan may level bar tayo para makuha natin yung pantay.
tapos ano na natin. Yan. Iskasin lang natin mga kamungkay. So, ganyan lang. So, baka nagtataka kayo mga kamukil, paano ko kinuha yung tuwid nito? So, gumamit ako ng ito. Ito yung ginamit kong pang gidgid dito. So, sa kamay lang yan mga kamukil. Malalaman mo yung trabaho mo kung matuwid na o hindi. So, makikita mo yan. Yan. So ganito lang kasimple no mga kamungkil. So sa mga nag-message sa akin, may mga nag-message kasi sa akin mga kamungkil na naghahamon, parang hinahamon yung kakayahan natin. So gusto kong ipaalam sa inyo mga kamungkil, hindi ko ginawa yung channel na to para magyabang. Ginawa ko to mga kamungkil para makaturo at ma-share ko rin yung kaalaman ko sa iba na gusto pang matuto dito sa construction no. So pasensya na kayo, hindi ko matatanggap yung mga hamon nyo na gusto nyo makipagkumpitensyahan sa akin. So lagyan natin ng kunting design. So ipos apart. So bali ayan na siya mga kamungkil no, yung finished product ng ginawa natin. So yay! Inumpisan ko siya kanina mga kamungkil. Yay! It na trabaho ko it ng umaga. Natapos ko siya mga kamungkil 9:45. So ganun lang kadali mga kamungkil yung pagtrabaho kapag hindi na tayo magli-layout layout pa ng poste. Pero nakukuha naman natin yung tuwid niya mga kamungkil. So ganyan lang yung diskarte ko mga kamungkil. Yung diskarte ko na yan mga kamungkil is ginagamit ko talaga yan madalas sa pakyawan ko na trabaho. So dito mga kamungkil, ginamit ko siya kasi marami tayong hinahabol na project pa na magpapatrabaho pa sa atin. Yung iba naiinip na kasi naghihintay. Kaya gustuhin kong mapadali itong mga kamungkil, pero kailangan mapadali na sa maayos pa rin yung pagkatrabaho natin. So yan lang mga kamungkil no, yung maisishare ko sa inyo na dagdag kaalaman ngayong araw. At sa mga bago pa lang sa akin channel, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video mga kamungkil. Tapos don't forget to hit the notification mga kamungkil, para kung sakaling may bagong videos ako na i-upload, isa po kayo sa maa-update o makakaalam mga kamungkil no. So yan lang mga kamungkil, once again Mongkil on the vlog. So yan yung pugi yung helper. Shout out pare ko, baka may gusto kang asawa dyan. Relax ka yan dyan. Yan, shout out daw sa kanyang asawa. So nasa Macau yung kanyang asawa mga kamungkil no.